natututunan sa pagiging coach na importante rin o related sa trabaho ninyo? Ay, o sa naging performance ninyo in the past? Marami po yan dahil hindi mo siguro magagawa yung gawain na pagiging politiko, vice governor, at the same time coach, at the same time kailangan kang magnegosyo ng konti, kailangan kang mag-alaga ng pamilya. Mm. Kailangan po talaga time management, kailangan discipline, kailangan multifaceted yung iyong kaisipan, ano? Nako-compartmentalize mo yung ang bawat trabaho mo. So yan po nakasilid na yan sa iyong isipan. Kung hindi mo magagawa yan ay baka masiraan ka ng ulo o malilito ka sa iyong mga ginagawa. So isang disiplina po yun na napaka-importante. Okay. Bilib na bilib din ako na yung mga anak ninyo, magaling din ang mga estudyante at meron na kayong abogado pala. Meron na po. Galing yung panganay ko po ay abogada na. Kamukha po ni Attorney Butch. Proud na proud. Okay. Dalawa po, yung isa kong daughter ay gusto rin pong mag-abogada. Yung binata ko po na nasa gitna ay tapos na rin po sa business. Nakakatuwa, napagsasabay nyo ang pamilya din. Opo. Aside from other things. Ito naman ang last question. Mula ito kay John Paul Gueco na taga Mabalacat City. Sabi po niya, kung magbibigay po kayo ng tatlong pinakamahalagang programa para sa ating mga mamamayan sa distrito, ano po ito? Siguro you can just summarize, no? Yung mga sinabi nyo kanina. Mm-hmm. Gusto siguro malaman ni John kung ano ang inyong legislative agenda kung kayo ay mauupo. Nabanggit ko na po kanina, ang pinaka-importante po para sa atin, para sa Primero Distrito, para sa Pampanga, para sa buong Central Luzon, palakasin natin at yung potential po ng Clark ay palaguin natin. Kaya lang po natin gawin yan kung ito ay gagawin nating authority. Bibigyan natin siya ng autonomy, bibigyan natin siya ng sariling pondo, bibigyan natin siya ng sarili niyang desisyon para magawa yung iplano at i-chart yung kanyang destiny. So, yan na po pinakamaganda. Pangalawa po siguro, hindi na ganun ka, ano po, no? Meron po kasi akong isang ipinupush din, tinutulak din, no? Na sa local government naman po, lahat po ng kapitan natin at mga kagawad na nagsisilbi sa front line sa ating mga kabarangay, alam niyo po, wala pong mga sweldo yan. Pero pag retire po nila ng kapitan o ng congressman, wala pong tinatanggap. Hindi po kamukha natin na dahil may sweldo tayo, maski yung leave credits mo lang, kukolektahin mo, may makukuha ka. Meron ka pang konting retirement pay or counting pension kung ikaw ay SSS or GSIS. Pero yan po nakakaawa. Tumatanda sila sa pagiging kapitan, pagiging kagawad, pagkatapos nilang pagsilbihan ang kanilang mga kabarangay, kahit pambili po nila ng gamot pag sila'y tumanda, wala. So bigyan po natin sila ng konting retirement pay na kaya naman pong i-absorb ng ating mga budget. So isa po yan sa mga tinutulak din po natin on local government concerns naman po yan sa ating mga kabarangay. Hindi naman po yung distrito ko lang makikinabang. Ang makikinabang po dyan, ang buong Pilipinas. Lahat po ng kapitan at kagawad sa buong Pilipinas. Dahil yan, elected po yan eh. Sila po ang pinakaunang level ng ating governance, yung mga kagawad at kapitan. Elected po sila, pero pagka natapos ang kanilang termino, wala silang retirement pay. Very well said. Maraming salamat. Siguro this is the time for you to talk to our countrymen. Apo. Kababayan, no? Yung pong uunahin ko siguro yung mga kadistrito ko po. Oo, kadistrito mo. Doon sa first district, tatlong bagay lang po ang importante na dapat nating isipin. Number one, yung pong pagkakaisa sa distrito. Dahil minsan meron pong effort sa aming distrito na paglabanin ang mga Angelenyo, isasabong sa mga Magalenyo, isasabong mga Angelenyo sa mga Mabalakenyo. Hindi po ganun ang labanan dito. So, hindi po ko mo Angelenyo ka, Angelenyong pipiliin mo. Kahit alam mo, ang mas makakabuti ay hindi Angelenyo. Makakabuti sa distrito. So, dahil po ako'y isang basketball coach, napaka-importante po sa akin ng teamwork, yung team natin. Pagka nagswapang ang isang player o kaya nagsarili ang isang player, matatalo ang team. Kaya ang distrito po natin ay isang team. Kailangan po dito, sama-sama tayo, nagkakaisa tayo, kakampi at kasangga natin ang Angeles, Magalang, at Mabalacat. Hindi sila magkakalaban. Magkakampi po lahat yan.
pag-isahin po natin ang ating distrito. Pangalawa, oras na po ng pagbabago. Kailangan po bigyan natin ng pagkakataon ang sarili natin na makakita naman tayo ng bagong mukha sa Kongreso, sa Primero Distrito, bagong direksyon at mga bagong ideya na ating dadalhin sa Kongres. Kahit anuman po yan, maski masarap yan at maganda, pag nagsawa ka na, pag wala ka ng ibang makuha pa sa isang bagay, kailangan mo nang baguhin. So, yung pong pangalawang message. Ang pangatlong message po natin, ang clerk po kailangan ng maging authority. At pag naging authority ang clerk, simple lang po ang ibig sabihin niyan. Lalakas ang negosyo, lalakas ang investment, at dadami ang trabaho. Marami pong masusolusyon ng problema ang mga kadistrito at kalalawigan natin kung maraming trabaho dito. Yung edukasyon, kaya na natin yan. May pera ka, kaya mong pag-aralin yung anak mo. Yung kalusugan, may pera ka, kaya mong bigyan ng lunas ang mga sakit ng iyong mga kapamilya. So, kung may pera ka, yung damit, yung bahay mo, kaya mong sustentuhan. So, trabaho po, importante po yan. At magaganap yan, magagawa po natin yan, kung yung dapat ay nangyari na nung araw pa, dapat sana pinapakinabangan na natin ngayon, gawin na po nating authority ang clerk, ang makakagawa lang po niyan ang ating congressman. Okay. Okay. Nakakatuwa talaga, no? Thank you very much for this opportunity. Salamat din po sa pagkakataon. At siguro nagpapasalamat kayo, yung ating imbitadong iba hindi dumating. Nasolo ko eh, kaya po inilabas ninyo na natin lahat ng pwede nating ilabas para din po sa kanila yon. Yeah, at nagkaroon kayo ng chance na talagang ibahagi sa amin, very passionately, kung talagang ano ang inyong vision. Tama po yun. At ipinapakita ninyo na klarong-klaro sa inyo ang inyong pupuntahan. Kaya mga taong bayan, yan po, narinig natin si Vice Gov at kayo na ang maghusga kung siya ay inyong iboboto dito sa coming election. So marami pong salamat sa ating panauhin ngayon. Nagpaunlak ka sa aming programa, yung iba hindi. Salamat din sa mga karehiyong masugid na sumusubaybay dito sa ating episode. Next week po, abagan ninyo ang pagharap ng congressional candidates mula sa ikatlong distrito ng Pampanga. Sina incumbent congressman, masaya na naman ito, Aurelio Dong Gonzalez at City of San Fernando, Mayor Oscar Rodriguez. Hanggang sa susunod na episode, ako si Grace Gorospe Hamon. Ating alamin at suriin ang plano at programa ng ating mga kandidato dahil kinabukasan ay nakasalalay sa matalino mong pagboto. Ito ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Magandang araw!